The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. You are the salt of the earth, but what if salt goes flat? How can you restore its flavor? Then it is good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Men do not light a lamp and then put it under a bushel basket. They set it on a stand where it gives light to all in the house. In the same way, your light must shine before men so that they may see goodness in your acts and give praise to your heavenly Father. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Anak, wala kaming maipamamana sa inyo. Walang kayamanan, wala tayong ekta-ektaryang lupa, walang malaking negosyo na maipamamana sa inyo. Kaya mag-aral kayo ng maigi. Are you familiar with that? Narinig nyo na ba yan sa buong buhay ninyo? No? I remember that reminder to us, kami magkakapatid, when we were still nag-aaral, at our parents would always recite that litany, para na siyang litanya na paulit-ulit. No? I remember that because today we celebrate the feast of Saint Thomas Aquinas, a doctor of the church, but a teacher, no? A teacher. And he is also the patron saint of all Catholic educators, no? Sa buong mundo, hindi po ako nagkakamali, no? And today, in a very special way, we pray for all the teachers and all those who work in academic institutions. So hindi lang po yung mga nagtuturo sa loob ng classroom. Kasama na po dito yung registrar, kasama na po rito yung mga nag-work sa accounting, sa auxiliary services, sa HR, ultimong nagtatrabaho bilang janitor sa school at sa canteen. Kasama po sila sa panalangin natin sapagkat sila din po ay mga guro sa loob ng academic institution. Maganda pong pag-aralan ang mga ginagawa ng mga teachers dito sa Pilipinas. No? Ano ba mga trabaho ng mga teacher dito sa Pilipinas? Pagdating ng eleksyon, sila yung nagmamanage ng mga presinto. Sila yung nakakaharap ng mga politiko. Sila yung kinakasuhan. Sila yung inaaway, sila yung nalalagay sa panganib, sila yung inaagawan ng balota, sila yung tinututukan minsan ng baril, sila yung na-expose sa violence pagdating ng eleksyon. At hindi ho yan nawawala. No? Dati-rati, kapag ka nagkakaroon ng census dito sa Pilipinas, mga teacher din yung pinapagawa nun. Kaya sila yung hinahabol ng mga aso, sila yung naiinitan habang pumupunta bahay-bahay para magbilang, para mag-census. Eh ngayong panahon natin, nung nauso yung brigada eskwela, sila rin yung nagre-repair ng mga bahay, ng mga classroom, sila naglilinis, sila pumupunta sa bayan-bayan para maghikayat at nangihingi ng pako, nangihiram ng martilyo para maihanda lang yung kanilang mga classroom. Marami pa po ang ginagawa, lalong-lalo ng ating mga public school teachers. Private school teacher naman, sila po yung pagka nag-retire na, sila yung makikita nyo po na nagtatrabaho na katukatulong namin, kasakasama namin sa pag-educate, pagka-catechize ng mga bata sa mga barabarangay. So marami yung trabaho ang ating mga guro dito sa ating bayan, both public and private school teachers. Pero nakakatuwa, may mga kwento pa sila na
dahil hindi naman ho talaga malaki yung sweldo ng mga teacher, pagka tinanong nyo kung paano nakakaagapay sa pang-araw-araw na buhay, meron silang naikwento sa akin noon. Alam nyo po ba yung London, no? Yung London daw ay loan dito tsaka loan doon. Kaya kapag ka malapit na yung sweldo at hindi pa dumarating, pinapractice na nila yung London. Loan dito tsaka loan doon. At kadalasan daw sa mga teacher, makikita mo na malalaki yung bag. Bakit? Andan na yung baon, andyan na yung mga papeles na gagamitin sa pangutang sa GSIS, sa SSS. Yan na yung andami-dami nakalagay sa bag, no? When you see the stories ng mga guro dito sa ating bayan, talagang mapapanganga ka at masasabi mo sa sarili mo, may panahon ka pang magturo. And in spite of that, ikaw pa rin yung ini-expect na liwanagan ang kaisipan ng mga kabataan ng bayan. In spite of that, you're still being expected to teach. Hindi lang ho 8 hours in a day, kundi kahit na pagdating pa sa bahay, mag-check pa yan, magpe-prepare pa ng lesson plan, magluluto pa yan, mamamalengke pa yan, at maghahanap pa yan ng mga tawag nito. Nang buti kung merong iluluto na, kung meron ng mga pagkain na iluluto na lang, madalas, no, maghahanap pa yan ng pambili ng kanilang mailuluto. And yet, kapag to a point dito sa ating bayan, kapag ho nagkamali yung isang guro, maririnigan mo pa yung mga kababayan mo na sa komunidad mo, teacher ka pa naman, di ba, no? Parang they are always held to a higher degree of accountability, no? Parang kapag ka nasa ganang posisyon ka, it is a position not only of respect but also of accountability in the community. I remember that because today, as we celebrate the feast of Thomas Aquinas, who is also a teacher, we remember their hard work, and we remember not only that hard work, but the nobility of that hard work na ginagawa po nila day in and day out. Yung mga magulang po dito ngayon, nung nauso na yung homeschooling, ngayong hindi makapunta yung mga anak po ninyo sa paaralan, at kayo na mismo ang inaasahang magturo sa inyong mga anak na nasa bahay, nare-realize. Alam ko maraming magulang nakaka-realize na hindi madaling magturo sa kanilang mga anak. Dati-rati ho kasi kapag Lunes hanggang Biyernes, dadalin lang yung anak doon sa gate ng school, tapos babalikan na sa hapon. Ngayon hindi, ano, kaharap mo, ikaw mismo yung magtuturo. And hopefully you realize how difficult it is, how hard it is to teach. But that's the primary work actually ng parents. Na kaya nga ang sinasabi natin sa mga guro ay in loco parentis, no, in the place of parents or the second parent, no, sapagkat sila ang actually sa kanila yung maraming oras na ginugugol yung kanilang mga anak. And oftentimes we just expect them to be the one to teach, no, the children on values, on math, on reading, on everything. It's difficult, it's really challenging. But our teachers are doing that. And today, we remember them and we pray that through the intercession of Thomas Aquinas, these teachers will continue to be inspired to do not only the work as a job, but ang tawag nga po natin doon ay bukasyon. It is a calling. And when it is a calling, laging may kasamang grasya yun. And today we ask for that same grace to continue to sustain them as they go about doing what the Lord loves to do. Why the Lord loves to do? Because in the life or in the public ministry ng ating Panginoon, yung katawagan na kampante lang siya na itawag sa kanya ay rabbi. No? Ano ibig sabihin ng rabbi? Good teacher, no? Teacher, that is the word, that is the title, that is comfortable that he be called, no? Not master, no? Not anything else, no? But teacher. And that, because that was what
he did. My dear friends, in a way, we're also teachers. In a way, we all, ang ganda nga po ng binasa natin yung prayer natin, sapagkat pinapanalangin natin doon sa first na part ng prayer natin na sana sa pagtuturo nitong mga gurong ito, hindi lang matuto yung mga estudyante, kundi makita nila ang mukha ng Diyos sa kanilang pagtuturo. And that is what Thomas Aquinas did in his life. The teaching is not only about knowledge. Teaching is about wisdom. And about wisdom, to know that our learning should always lead us back to God. That all our knowledge that we have, all our knowledge that we acquire, should always clear our path back to God. And that is Thomas Aquinas telling all of us that we too are teachers to one another. Because the moment that we enlighten people that we meet every day, the moment that we help them clear the way going back to the Lord, the moment that we help them see God through us, we are teaching them. My dear friends, I cannot but remember and but share to you that I had good teachers when I was still studying in school. I had good teachers. Kaya nga po, nakakatuwa, kwento ko lang po, yung lolo namin, na yung unang publication ko po namin na libro is actually a work with him. Nakakatuwa po yun sapagkat sabi niya, Steven, sulat ka ng chapter sa philosophy and then mag-publish tayo ng libro. Sabi ko, Lord, hindi po ako magaling magsulat eh. Tsaka, kakahiya naman po na itatabi niyo yung pangalan ko sa inyo. Kayo na lang. Hindi, sabi niya, sige, ikaw, isulat mo lang yan. Pagkatapos po, nagsulat ako, wala nga siguro sa 1/4, 1/5 pa nung libro na yon. At pagkatapos nun, nung sinulat niya yung the rest, nung pinapublish na yung libro, inuna pa niya yung pangalan ko. Ha? Nakakatuwa kasi that moment is a teaching moment. That moment is an education moment that every teacher should be generous when it comes to sharing knowledge, when it comes to sharing whatever that we have. Kaya nga, sa mga guro, hindi kakambal ng guro yung pagiging madamot when it comes to knowledge, when it comes to sharing time, when it comes to sharing what they do. Thomas Aquinas is telling us also that in a very clear way, because that is our God, because out of His generosity, we are all here. And a good teacher will always point us not only to things that we need here on earth, but a good teacher must always point us on our way back to God. So today, we pray for all the teachers who are having difficulty in this moment, in this pandemic times, in teaching. We also pray for all the students that through this difficult period, they may be able to find good teachers who will guide them in their studies. And for all of us, we thank God for giving us Thomas Aquinas as our guide, as our teacher, as one who taught us the way back to God.